Kilala nyo naman siguro si Dalogo, si Jerry West, ang isa sa best player sa NBA at sa Lakers franchise. May apat na teams na hinawakan si Jerry West bilang executive: Memphis, Lakers, Golden State at Clippers. Sa apat na yon, dalawa ang naging dynasty, yung Lakers at Warriors. Bilang GM ng Lakers sa panahon ng Showtime, meron siyang limang championship doon. Sa Memphis naman dati noong 2002 hanggang 2007, ni-rebuild niya yung team para maging playoff contender sa panahon ni Pau Gasol. Sa Golden State naman, dalawang championship ang nakuha niya doon, 2015 at 2017. So hindi nakasama yung after 2017 dahil umalis na siya at lumipat ng Clippers. Sa lahat ng team na napuntahan niya bilang executive, nagkaroon siya ng success doon. So dito naman papasok yung Clippers. Nung dumating siya ng 2017, binuwag niya yung Lob City. Na-trade si CP3 sa Houston, si Blake Griffin naman sa unang taon niya na-trade papuntang Detroit. After ng one season, lumipat naman si DeAndre Jordan sa Dallas, si JJ Redick naman lumipat ng Philadelphia. Ang sinabi noon, hindi nagre-rebuild ang Clippers nung inalis nila si CP3 at itong si Blake Griffin dahil ang ginawa noon ni Jerry West bilang consultant, rebranding. So marami kasing bumabalik sa what if na to. Ang Lakers since 2017, ito yung post-Kobe era, laging nasa lottery hanggang makuha nila si LeBron bilang free agent noong 2018. Si Anthony Davis naman sa trade noong 2020 season. Nag-cost sa Lakers yun ng maraming draft picks. Nanalo naman ang Lakers ng championship noong 2020 sa bubble. After kasi noong 2020, nag-struggle noon ang Lakers dahil na din sa mga injuries at yung mga questionable trade na ginawa nila. Pero nakabalik naman sila noong 2023 sa conference finals at ngayon 2024 hindi pa alam kung ano mangyayari. Ang binabalik kasi doon since nung magkaroon nga ng struggle ang Lakers ay kung hindi nila pinakawalan yung mga lottery pick nila or yung mga nakuha nilang young player dati. Yung iba kasi doon naging all-star katulad ni Brandon Ingram at ni Julius Randle. Si DeAngelo naman bumalik dito sa Lakers ngayon. Yung what if kasi na yon, kung hindi binitawan yung mga young players ng Lakers dati ay naikonek kay Jerry West. Dahil naunang iniwasan ng Lakers si Jerry West noong 2017, ito yung bago umalis siya ng Golden State. Gusto talaga niyang puntahan noon bilang consultant ay yung Lakers. Matagal siyang naging executive doon. Ang ginawa ng Lakers noon, dinedma yung request ni Jerry West at sinabing wag nang umasang kukunin ulit siya bilang part ng management. Yung anak pa ni Jerry West inalis bilang executive noong 2019. Kaya mas pinili ni West noon na lumipat ng Clippers bilang consultant. Medyo nagbackles pa ako doon, consultant yun para sa Clippers. Ang isa sa mga what if doon na naigunek kung napunta si Jerry West sa Lakers noong 2017 bilang consultant na nandun pa si D'Lo, Ingram, Lonzo, Randle, Clarkson at Subak na bukod dito kay Lonzo, yung iba mga players doon nasa prime pa nila. Pwede makabuo ang Lakers ng isang dynasty na halos katulad nung sa Golden State. Dahil si LeBron nakuha nilang bilang free agent, ang isa sa mga notable na naging decision ni Jerry West sa Golden State dati, dinecline niyang i-trade si Klay Thompson para kay Kevin Love at yung ibang mga players doon na iniwasan niyang i-trade, lalo na yung kay PG pa dati. Isa pa doon, baka hindi si Lonzo ang kinuha ng Lakers bilang second overall noong 2017 dahil meron na silang point guard noon, si DeAngelo. Si Magic Johnson kasi ang nag-handle noong kay Lonzo dahil na-impluensyahan siya ni LaVar. Siya ang dahilan kung bakit mas pinili ni Kawhi ang Clippers over sa Lakers. Nagkaroon pa nga ng kasuhan dyan dahil hinabol si Jerry West ng tito ni Kawhi dahil nga nag-involved sa pag-recruit kay Kawhi na nanghingi ng bayad. Siya din ang nag-execute ng trade ni PG mula OKC papuntang Clippers. Make or break ang nangyari doon dahil si SGA naging all-star ngayon at may pinakawalan pa rin naman mga draft picks noon ng Clippers. Si Kawhi at PG steady pa rin. Since mapunta si Kawhi at si PG sa Clippers, naging mainit yung rivalry ng Clippers at Lakers. Dati kasi meron namang rivalry kaso hindi pinapansin dahil nga ang Clippers ang isa sa worst team dati. Na ngayon naman nadagdagan yun. Sa pagitan ng dalawang team na yan, hindi lang Kawhi, PG, Westbrook, Harden kontra dito kay na AD at LeBron, kundi Jerry West versus Lakers. Nagsimula di umano yun noong 2017 dahil nga hindi siya kinuha ng Lakers bilang executive or consultant. Kahit pa sinabi ni Jerry West na gusto niyang bumalik ng Lakers.
So si Jerry West din ang isa sa naging dahilan kung bakit nakuha dati ng Golden State si Kevin Durant. At isa pa doon, binastos di umano ni Jeannie Buss itong si Jerry West nang dinisregard niya bilang isa sa most important person sa Lakers history. Pinili ni Jeannie Buss si Phil Jackson over kay Jerry West. Medyo sumama ang loob noon ni Jerry West at tinanggal pa yung anak niya bilang part ng team na 10 taon naging executive doon. Meron pang nangyaring na portray si Jerry West bilang bad person sa HBO show na Winning Time, kung saan nga sinabi doon na ayaw kunin ni West si Magic Johnson bilang number 1 pick. Marami pang nangyari noon dito kay Jerry West at sa Lakers, pero yung isa talagang nagalit si Jerry West at sinabing tapos na yung sa pagitan nila ng Lakers ay nung inalisan siya ng lifetime ticket para sa Lakers game. Yun kasi ay pangako ng dating may-ari na si Jerry Buss na pumanaw na. Ang nag-alis noon ay yung mga anak ni Jerry Buss. After kasi maging player ni Jerry West, 6 sa 18 championship ng Lakers nang galing sa kanya. Yung 2000 championship ni West sinama ko dito dahil siya ang nag-recruit noon kay Shaquille O'Neal noong 1996 na mula Orlando Magic pumunta ng Lakers. Nakuha din nila bilang head coach noon si Phil Jackson dahil din yon kay Jerry West noon. Sa management ni Jerry West bilang consultant ng Clippers, yun kasi ang unang beses na nakapasok sa conference finals yung Clippers. So sinabi din niyang malala na yung relasyon niya dito sa Lakers, hindi na maayos. Noong 2019, papasok ng 2020 season, na trade itong si Russell Westbrook mula dito sa OKC papuntang Houston Rockets. Ang sinabi noon ni Jerry West, magko-complement yung dalawa at gagawa ng paraan. Pero doon kasi nakasingit si Jerry West para naman makuha itong si Paul George via trade. Sinabi pa noon ni Jerry West sa podcast ni PG, ang Clippers ang pinakamalas na team, nadadali sila ng injury. May 2 pagkakataon sana ang Clippers sa championship. Noong 2020, maganda yung nilalaro nila until pumasok sa bubble at nagka-problema na minalas pa si PG. Nagka-issue pa sa chemistry hanggang nabalikan pa sila ng Denver Nuggets. Noong 2021, na-injured pa si Kawhi kung kailan nasa conference finals na. Tapos ang mga sumunod na taon doon, nagkaroon ng injury si PG, tapos nagkaroon din ng injury si Kawhi. Ito rin kasi ang huling taon ng Clippers sa Staples Center / Crypto Arena, ang building na merong dating lifetime ticket si Jerry West para sa Lakers game. Ito rin kasi ang best window sa Clippers para maging contender sa playoffs. Hindi ko sinasabing championship dahil mismong galing na kay Jerry West na ang Clippers ang pinakamalas na team. Sa 6 na taon, tinatalo ng Clippers ang Lakers sa regular season. Hindi naman nila matatalo yung franchise ng Lakers dahil nga matagal ng team yun at stable na rin talaga. Pero si Jerry West kapag napag-champion niya bilang executive yung Clippers sa huling taon niya sa Crypto Arena, makakabalik siya sa ginawa sa kanya ng Lakers.